Ayan, magandang hapon mga bata! Kamusta naman ang lahat? Okay, natutuwa si teacher na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. So mga anak, no, ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa edukasyong pangkalusugan, no, 5. So mga anak, nasa module 7 na tayo, ikatlong markahan. So ang ating topic, no, sa hapon ito ay tungkol sa pag-iwas sa paggamit ng gateway drugs. So, mga anak, kung handa na ang lahat, no, na matuto at makinig, pakihanda po ang inyong mga papel at lapis dahil may gagawin tayo mamaya after sa ating discussion sa mga gawain sa pagkatuto. Naintindihan ba? Okay, mahusay. So ngayon, no, mag-start na tayo sa ating discussion. So mga inaasahan, inaasahan na sa pagtatapos ng aralin, ang mag-aaral ay matutukoy kung paano maiiwasan ang paggamit ng sigarilyo at mga ipinagbawal na gamot at mapapahalagahan ang kalusugan ng ating katawan. So mga anak, magbalik-aral muna tayo kung inyo pa bang naalala, no, ang ating mga napag-aralan noong nakaraang linggo. So magbigay ng mga halimbawa na epekto sa komunidad dahil sa paggamit ng gateway drugs. So ano ang mga halimbawa ng epekto sa komunidad dahil sa paggamit ng gateway drugs? Tama ang inyong mga sagot mga anak. Ito ay aksidente, hindi pagkakaintindihan, mainit yung ulo, no, walang patutunguhan yung buhay. So yun yung mga epekto sa komunidad gamit ang gateway drugs. So ngayon, mag-proceed na tayo sa ating discussion. So sa inyong mga napapansin, no, sa mga larawan anak, no, ayan. So anong napapansin ninyo? No, sila ay tama ang inyong mga sagot. Masayang pamilya. Ayan. Dito naman sa pangalawang picture, anong nakikita ninyong mga anak? Tama ang kanilang pamilya, no, ay malulusog. Ayan. So nakikita niyo yung picture, no? Talagang malulusog sila at masaya. So ayan na yung mga patnubay na tanong, no, nasabi ko na kanina. Ayan. So dito, no, sa number 4, no, sa mga patnubay na tanong, no, magiging masigla at malusog ba ang isang mag-anak kung ang bawat membro ng mag-anak ay gumagamit ng caffeine, alcohol at tabako? Bakit? Tama ang mga sagot ninyo anak, no? Siyempre, hindi ito nakakatulong, no, sa ating mga pamilya, no, lalo na sa ating miyembro kung tayo ay gagamit ng mga kasangkapan, no, about sa gateway drugs. So paano mo mapanatiling malusog ang inyong katawan? Tama, para mapanatili natin malusog ang ating katawan, kailangan natin kumain ng mga masusustansyang pagkain at mga gulay, no? So para lagi tayong malakas, lalo na sa pandemic ngayon na ating naranasan. So ngayon mga anak, no, dito nakalaga, no, ang buhay ay mahalaga, no? Ito ay pinakamahalagang kaloob ng Diyos sa mga lumikha nito. Siya ang lumikha nito. So dapat lamang nating pahalagahan at huwag sayangin. Iwanan at iwaksin ang mga gawaing nakasanayang gawin kung ito naman ay nakakasira sa ating katawan. So tama, magkaroon ng disiplina, no, sa sarili at suriin ang mga pagkain dapat ihain sa pagkain. So yun nga mga anak, no, ang buhay ay isa lamang. So ito, no, ang buhay natin dapat nating pahalagahan at ingatan dahil ito ay ibinigay ng Diyos mula sa atin, no. Dapat natin laging bigyan ng mga mahalagang bagay na dapat na kumain tayo sa tamang oras, huwag natin pabayaan ng ating mga sarili, lalo ng ating kalusugan at ang bawat, no, miyembro ng ating pamilya o mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, no, kung ano paman, na dapat lagi tayong healthy, no, kumain ng mga pagkain na dapat mga pagkain na makapagbigay protection, no, na makapagbigay vitamina sa ating mga katawan. So ang mga dapat iwasan, no, sa mga produktong gateway drugs, no, una ay ang caffeine, alcohol at tabako. So dito, no, nalalaman na natin ang masasamang epekto nito sa ating kalusugan. So kinakailangan matutong magdesisyon ng tama, no, at di nagpapadala sa mga sinasabi ng iba o mga kaibigan, no, lalo na yung mga kabarkada.
So mahalaga din na magkaroon palagi ng pakikipag-usap o komunikasyon no, sa bawat miyembro ng pamilya upang malaman ang kalagayan ng bawat isa. Sa mga anak, kung may mga problema kayo, kung may mga pinagdadaanan kayo, huwag mahiyang magsabi sa mga magulang ninyo, no, lalo na sa inyong mga mama at papa, lola at lola, no, na i-share ninyo sa kanila ang inyong mga problema para matulungan kayo at mabigyan kayo ng mga ano, mabigyan kayo ng mga bagay na makapag-solusyon sa inyong mga pinagdadaanan dahil ang pamilya ay nagtutulungan at nagmamahalan. So, laging tandaan yan. Paliwanag pa? Okay. So, ngayon anak, no? Mga patnubay na tanong dito. So, paano may papakita ang pagiging malusog at masiglang pangangatawan? Tama, no? Kumain palagi ng mga masustansyang pagkain. No, sa pangalawa, ano-ano ang kasanayan ng buhay mo ang dapat malinaw upang makaiwas sa paggamit ng gateway drugs? Tama, mag-focus sa ating sarili, no, gumawa ng mga mabubuti para umunda ng ating buhay. Sa pangatlo naman, mahalaga bang linangin ang mga kasanayan ng buhay na ito? Bakit? Tama, upo, dahil para ito sa ating kapakanan at pangkalusugan. Dapat talagang iwasan ang gateway drugs dahil walang maidudulot na tama ito. So, gawain sa pagkatuto bilang wano, humantong tayo dito. So, dito nakalagay sa panuto, isulat sa patlang ang tama kung ang sinasaad sa pangusap ay tamang pag-iwas sa gateway drugs at mali naman kung hindi. So, number one, si tayo umiinom ng gatas kaysa sa alak. Anong tamang sagot? Tama o mali? Tama! Mahusay! Sa pangalawang tanong naman, nakita ko si kuya na umiinom ng alak gabi-gabi. Ano ang tamang sagot? Ito ba ay tama o mali? Tama, no? Ang tamang sagot ay mali, mahusay. Sa pangatlong tanong naman, itinatapo ni nanay ang mga nakita niyang sigarilyo ni tatay. Tama o mali? Tama, ang iyong sagot ay tama, mahusay. Sa pang-apat naman, ang pagkain ng gulay at prutas ay mainam sa katawan at kalusugan. Ano ang tamang sagot? Ito ay tama o mali? Tama. Ang inyong sagot ay tama. Mahusay. Sa panlima, madalas kong makita si Ninong na umiinom ng juice, no, dahil mas mainam ito kaysa sa kape na ipinagbabawal ng doktor sa kanya. Ano ang tamang sagot? Ito ba ay tama o mali? Tama. Ang inyong sagot ay tama. Mahusay. Ayan. So mga anak, kumantong naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang pangalawa. So dito nakalagay, panuto ay bigay ang iyong desisyon sa mga sumusunod na pangyayari. So dito nakalagay, no, number one, birthday party na kaibigan mo. Inaalok kang uminom ng alak habang masayang nagsasayawan ang ibang mga bisita. So ano ang gagawin mo? So ano ang gagawin ninyo mga anak? Tama, mahusay! Sasabihin ko po na hindi ako umiinom ng alak dahil masama ito sa ating katawan. So sa pangalawang tanong, pilit mong iniiwasan ang mga bisyong alam mong masama sa kalusugan mo. Subalit, nakikita mo ang iyong ama ay lagang nag-iinom at pinanigarilyo. So paano mo siya mahihimok na tigilan na niya ang isyo niya upang makiiwas sa anumang sakit na meron siyang maaari niyang maranasan? Ano ang gagawin niyo mga anak? Tama! Lagi ko po siyang pagsasabihan na itigil na niya ang pag-iinom at paninigarilyo dahil masama ito sa ating katawan hanggang sa maisip niya po na mali ang kanyang mga ginagawa. So mga anak, tama ang inyong mga sagot. Bigyan naman natin ng limang virtual clap ang ating mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5, mahuhusay. So naiintindihan talaga ninyong ating napag-aralan ngayon at natutuwa ako. So mga dapat tandaan mga anak, no? Ang sobrang paggamit ng gateway drugs ay lubhang nakakaapekto sa ating kalusugan, mental at physical na pangangatawan. So laging tandaan, ang lahat ng sobrang ipinapasok natin sa ating katawan ay nakakasama. So mga anak, ang buhay natin ay iisa lamang. So ito ay dapat natin pahalagahan upang ating pamilya ay maging malusog at masaya. So kumain ng mga masustansyang pagkain at magkaroon ng bukas na komunikasyon sa bawat miyembro ng ating pamilya. So, lagi niyo yung tatandaan at huwag niyo kalimutan.
So mga anak, kumantog tayo sa mga gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Sumulat ng 2 hanggang 3 pangusap kung paano mo mapanatilihing malusog ang iyong katawan. Okay mga anak, tama ang inyong mga sagot. Mahuhusay. No? Para mapanatili ko po ang aking kalusugan, ako po ay kakain palagi ng mga masusustansyang mga pagkain at iiwasan ko po ang paggamit ng gateway drugs dahil wala itong maiidulot na maganda sa ating kalusugan. So mga anak, tama inyong mga sagot. So hanggang dito na lamang anak ang ating mga pag-aaralan sa hapon ito. Sana may nakuha kayong mga aral mula sa akin at may pasok ninyo ito sa inyong mga isipan at sa inyong mga puso. No? So maraming salamat mga anak at lagi kayong mag-iingat. Stay safe everyone at lagi nyo sa bahay lang. Maliwanag ba? Okay, so thank you and God bless you all.